more than anything this world can offer me. For I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. I'd rather have me than anything. He had power without end. From the heavens He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. Saw Him all alone on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to muli po, magandang umaga po sa ating lahat, mga ka-insighters. Ito na po ang ating programa, Insight from His Word. At ito po yung kaibigan, si Pastor Ray Sarzuela Chespa ng Northside Baptist Church dito po sa siyudad ng Davao City. Kumusta na po? At salamat kami kagabi umulan. After sa ilang araw, siguro mga more than a week din na talagang mainit dito sa Davao City at bumabaha naman sa Luzon. Pero kagabi po ay umulan at magpasalamat po tayo niyan. At sa ating mga ka-insighters ngayon, magandang umaga po, si Brother Poblador dyan po sa Magagoy, Surigao del Sur. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. GCQ tayo ha. Okay, from August 1 to August 15, nagpapasalamat tayo sa Panginoon yan. Also to Ma'am Jocelyn Magayon dyan po sa Panabo City sa Tago sa Davao del Norte. Magandang umaga din po sa inyong lahat dyan. And also to Brother Frederick Tabuhara dyan naman po sa Semirara Island sa Caluya Antique. To Tabuhara family, God bless you. Salamat kay nakalabas niya si Dada no kahapon. Salamat din po sa inyo. And also to Karen Gaetano Iculiada sa kay Daday Dara sa Guimaras. Maayong aga gid sa inyo tanang dire sa taga Guimaras no. May good morning. And also to my Maninoy, Engineer Felix Oxinia, magandang umaga sa imo Maninoy kag kay Maninay dira sa Bacolod City naman. Okay, kumusta ang panahon sa Bacolod? Salamat na nga ang ating kategorya almost the same na lang no, maliban ata sa
Iloilo ata ECQ sila, no? Enhanced community quarantine sila. Okay, GCQ sila. No? Enhanced quarantine ECQ. Okay. So diyan naman po sa Iloilo City. Ito Mama Zini Segundo naman po. Magandang umaga po diyan sa Macau, sa China. God bless you and good morning. And also to Ma'am Lucy Flores, diyan naman po sa Cavite. Magandang umaga po sa inyong lahat diyan. And also to Pastor Jerome Medel ng Gaspilite sa Cagayan de Oro. And to Doktora Dina, magandang umaga po sa inyong lahat diyan at sa lahat mga kapatiran po natin diyan sa Gaspilite Baptist Church diyan po sa Cagayan de Oro. And also to Thisa Eden, magandang umaga din sa kay Thisa. Sino pa bang na dito ngayon? Okay, so si Karen Gaetano, si Ma'am Sally Eden ng Toronto, Canada. Mayang hapon gid ma'am. Mayang hapon. And Brother Frederick Tabuhara, si Maninoy Felix Oxinia, si Lucy Flores, si Thisa Eden. Sino pa ba? Okay, yan pong ating mga nadidito na ngayon sa ating naka-tune in na po sila. At ang mga nagla-likes naman po dito, tingnan natin, mayroon tayong 13, no? Si Aji Jocampo Idem Garcia. Okay, GCQ sila. Oh. Okay, so good morning, no? So sa Bacolod, GCQ sila, pariasta. Okay, si Aji Jocampo Idem Garcia, magandang umaga po sa inyo dyan sa Nueva Ecija. Si Mimi Bacomo naman po dyan sa Capiz. God bless you po. To Ma'am Ninin Saragosa Bernaldez. And also to Pastor Raul dyan po sa Batangas. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Si Ma'am Noemi Fernandez dyan sa Iloilo. Maying agagin ma'am. Pastor Johnny Dayuno sa Kaliling. Sa Negros, magandang umaga, Pastor. Maying agagin dira, no? Upod lang sa kaya sa imong pamilya. Sila ni Pastor Stephen dira. Si Tisa, si Karen Mensch Chispa, si Lorele Amor Tamsi, kag sa kay Pastor Tamsi dira sa may Braulio Duhali sa may Davao del Norte, maayong buntagin sa inyo dira. Okay, mao nang ato mga yan pong ating mga tawag niya ng ating mga nandito na ngayon. Okay, so sino pa bang nandito ngayon? Okay. May ara na. Okay, so So thank you so much at makinig muna tayo ng awitin ha bago habang inihintay natin yung iba nating mga ka-insiders naman sa umagang ito. Hanap tayo ng mga awit dito at love in any language. Okay yan po. And also to Bung Armand dyan naman po sa Australia. May hapon po. Je t'aime, te amo, yak ti via liublu, ani yo hevet otra, I love you. The sounds are all as different as the lands from which they came, and though our words are all unique, our hearts are still realize how much there is to share.
Yes, love in any language, di ba? Sa I think sa Gideon na Bible, makikita mo po doon ang pag-translate ng John 3:16 sa iba-ibang mga lingwahe sa mundo. At talaga isa lang po ang focus doon, no? Ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Muli, magandang umaga po sa kay Ma'am Rosalie Guillermo Llanes diyan po sa San Diego, California. Maayong hapon dira sa inyo, na also to Sir Arthur Erat, magandang umaga naman po sa inyo dyan sa Metro Manila, and also to Mimi Bacomo, magandang umaga din, and also to Bong Armando dyan po sa Australia naman, good morning po. And also to Ma'am Lucy Flores muli sa Cavite, si Ma'am Virgie Coloma Fernando dyan naman po sa La Berna subdivision, dito lang po yan sa Davao City, Maying Bundag ma'am. At natutuwa ko kasi ang mga magkakaibigan, no, dito nagbabatian. I like that, no? Sila ni Art, sila ni Sister Art, sila ni Sir Arthur, sila ni Ma'am Zali, si Ma'am Rosalie, si Losi, sino ba ang nadidito, no, na talagang nagbabatian sila. And also good morning to Ma'am Rosalie Nabagi. Magandang umaga din po sa inyo diyan. Yan. Pwede kayo magbatian dito, no? At yan nga, no, para yung mga iba, yung mga kakilala o may mga classmate yo, mga ano na makapanood sila sa atin dito sa Insight, pwedeng batian dito. You can request song or maybe makakanta kayo at pwede niyong i-record at i-play natin dito po, no? At salamat din po. Good morning also to Gigi Edem dyan naman po sa Valenzuela, sa Metro Manila. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. God bless you po sa inyo. Makinig na tayo muli sa isang awitin pa. Okay, ito to, bago tayo magpasalamat sa Panginoon.
Welcome po ang lahat. Love will be our home. Salamat po sa awiting yan. Good morning muli sa kay Ma'am Gigi, sa kay Gigi Edem, dyan po sa Valenzuela, kasama sila ni Jonah.
Gonzales Eden po, magandang-magandang umaga po sa inyo dyan. And also to the Balsamo family, sa kay Jorly, sa kay Jan-Jan. Jan, kumusta? God bless you. And sa kay Kuya Jerry, saka sa kay Ate Noli, magandang-magandang umaga po sa inyong lahat dyan. And also to Ma'am Leone Paralihas, no? Good morning sa kay Ma'am Leone. I think nasa Luzon si Ma'am Leone. Good morning po sa inyong lahat dyan. At salamat po for joining us this morning. At ati pa mga babatiin ang mga nagla-likes po dito sa may ano natin, no? Okay, so far na nababati na po natin sila lahat dito. Okay, so punta muna tayo sa ating pagpasalamat sa Panginoon. Lord, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa bagong araw, bagong opportunity na binibigay mo po sa amin. Even though sometimes, Lord, ang mga sitwasyon, ang mga sirkumstansya na dumarating sa amin is not favorable for us, but still, we are so thankful, Lord. You give us life, you give us life to celebrate your goodness. So Lord, we are so thankful for that. Thank you, Lord, for the blessing, and thank you, Lord, for disciplining us, and thank you also for the trials that you have given to us. We pray, Lord, na sa umagang ito, ang aming mga ka-insiders, Panginoon, ay dadalawin mo po sila. Alam ko po ang iba, may mga sakit. Ang iba, Panginoon, nasa hospital. Ang iba, Panginoon, may mga financial na mga pangailangan. Iba, Panginoon, mayroong heartbroken, maybe family problems. Maybe may problema sa trabaho. Oh, Lord, I pray that they will not hesitate to call upon your name. They will not to stop, not only during the time of problems, but even the times that blessing comes. So Lord, salamat. Salamat po na mayroong Diyos sa aming pamamahay. Salamat din, Panginoon, sa mga bagay na pinapahiwatig mo sa amin at to remind us through the songs. So Lord, samahan mo po kami. At thank you so much, Lord, for the gift of salvation that you want all of us, the mga ka-insiders, ay makatanggap na itong biyayang ito na galing sa iyo. Lord, we want relationship with you. We don't want religion to be our priority, but relationship with you. So Lord, sa umagang ito, thank you, Lord, for loving us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yes, good morning also to Ma'am Roselyn Bokirin Bagi. Diyan naman po sa homeland sa Panabo City. Magandang magandang umaga po sa inyo dyan. Isang awit, galing po ito sa ating isa sa mga ka-insiders natin. Trust His Heart. Pakinggan po natin ito. And to Mark Anthony Custodio, magandang-magandang umaga din sa inyo diha sa Tagum City. Saglit ha, hindi siya nag-play. Ulitin natin. Sometimes we don't see how they could. Struggles to break our hearts in two. Sometimes blindness to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows deep and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken.
to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. Trust his heart. His is the master plan, and he holds the future. Those who have no home, all our hope is found in him. We see the present clearly, but his is the first and the last, and like a tapestry, his weaving. To be mistaken, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. He alone is faithful and true. What is best for you? Ooh. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. When you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust. Yes, dapat po yan ang gawin natin, no? Sa, mananalig lang po tayo sa Panginoon. Wala tayong magawa sa mundong ito pag hindi tayo mananalig sa Panginoon. Thank you for so much for that song, Jay. And also, good morning also to Du Platelia dyan po sa Metro Manila. God bless you po. Good morning. And also to Ma'am Leone Paralihas. Magandang-magandang umaga muli. Si Ma'am Rosalina Bagi. Magandang-magandang umaga. Jonah Gonzalez Idem. Good morning din po and to your kids. To Gigi, good morning muli. And also to Manong Fred Bellina sa Bacolod City, good morning din po. And also to Thisa Idem muli, good morning po sa ating lahat. Okay, so ang ating pong meditation sa umagang ito to Brian Gillian, magandang-magandang umaga sa Gillian family dira sa May Jerome. And also to Casey, good morning din po. To the Tabamo family, magandang-magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating meditation sa umagang ito. Ang oras po, alas 8, 8:50 na po ng umaga dito po sa Davao City riyan. Okay, sa Pilipinas. Psalms 141, ang ating pong verses ngayon. At ang Psalms 141 po ay mayroon po siyang 10, no? 10 verses po siya. So if you have your Bible with me, o sa inyo pong mga cellphone, may mga Bible kayo dyan, kindly open it. Sa Psalms 141 from verse
tawag nito verse number 1 to verse number 10. Okay, sino ba ang ating before tuloy-tuloy tayo, no? Okay, so wala na tayong babatiin, wala na tayong mautangan. Okay, so sabi sa verse number 1, O Lord, this is the psalm of David. David is the one who wrote this one. O Lord, I am calling you to you. Please hurry. Listen when I cry to you for help. Accept my prayer as incense offered to you, and my upraised hands as an evening offering. Take control of what I say, O Lord, and guard my lips. Don't let me drift toward evil or take part in acts of wickedness. Don't let me share in the delicacies of those who do wrong. Let the godly strike me, it will be kindness. If they correct me, it is soothing medicine. Don't let me refuse it. But I pray constantly against the wicked and their deeds. When their leaders are thrown down from the cliff, the wicked will listen to my words and find them true. Like rocks brought up by plow, the bones of the wicked will lie scattered without burial. Verse 8, I look to you for help, O Sovereign Lord. You are my refuge. Don't let them kill me. Keep me from the traps they have set for me, from the sneers of those who do wrong. Let the wicked fall into their own nets, but let me escape. May the good Lord bless the reading of His word sa umagang ito. Kung ating pong mapapansin, no, sa ating ano na, ang title pala ng ating meditation is Max Prayers. You know what? One of the greatest privileges we have as a child of God is prayer. Isang bagay po yan. Bakit? Because you can go directly. You can talk to God any time of the day, 24/7. Walang busy, walang ano na, no? Hindi, every time na mag-ano ka, you have still all the access sa Panginoon. That is why malaki itong pribilyo na binibigay ng Panginoon because we could pray. Diba? Yet so often, we take it for granted. We know that the greatest privilege na binibigay ng Panginoon is prayer. Puminsan, tinatake for granted natin yan. Sa sobra kabisi natin, hindi na lang tayo makapag-pray. Minsan sa kapagod natin, hindi na tayo makapray. But remember po, it is a privilege to pray sa Panginoon. Diba? As the gospel song goes, Oh what peace we often forfeit, Oh what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Diba? Awit po yun sa hymn. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Hallelujah. Diba? Ang ganda ng binsay ng awit na yan. You know what? In Psalms 141, David pictures prayer in a beautiful way. Kaya mixed prayers ang tawag. That will help us appreciate it more. That the more we come to God in prayer, makikita po natin dyan ang mga result. Ang sabi pa nga dyan, Lord, I cried out to you and make haste to me. Give ear to my voice. When I cried out to you, make haste to me. Give ear to my voice when I cried out to you. Let my prayer be set before you as an incense. The lifting up of my hands as the evening sacrifice in verses 1 and 2. Diba? Isang maganda ito. That the psalmist is asking the Lord, Lord, please listen to my voice. Listen to my cry. Diba? Let my prayer be set before you as an incense. Diba? Yung pabango. The lifting up of my hands as the evening sacrifice. You know what? The Jewish priest would go to the altar of incense in the holy place. And he offered a special incense that no one was allowed to duplicate. Ganun po yun sa panahon during the tabernacle. During the time sa mga Israelite, wala po silang simbahan. So ang high priest po ang makapasok doon. And he will bring with him a very special incense na hindi mo pwedeng papalitan yan. At yan na po ang ginagawa niya doon. At hindi pwede na ipapattern mo doon.
So as the smoke of the incense rose from the altar, it was as though prayer were going up to God. Ganito po ang pagkasulat, ang mga imagination dito ng isang writer about prayer. Na isang para yung insenso, 'di ba? Yung sa mga Chinese na nilalagay nila. At yung usok na yan, the smoke parang pupunta sa doon sa langit because mabango po yun ng incense. That is what they're doing. So the Jewish priest will do that one. So David was not in the temple. He was a king. He was not a priest. He may will have been out somewhere in that battlefield when he wrote this, but he says, I am going to lift up my hands to you as the evening sacrifice. You know what? My prayer is going to come to you as an incense. This is how David make the tone of his voice sa Panginoon. Wala naman kasi siya sa simbahan because he is not a priest. He is a king. He's in the battlefield maybe. But you know what? He put up, no? Sinunog niya yung incense at sabi niya, the smoke will go up. And that is how my prayer is all about. So the incense at the altar was mixed together carefully. To Brother Christian Gatilogo, magandang umaga din po. And also to Pastor Arnel Masitas, dyan po sa Bacolod City, sa Bethany, good morning and to your family po. Okay. So the incense at the altar was mixed together carefully. It was well prepared. Likewise, let mix our prayers carefully. Huwag lang po natin na dapat pag mag-pray tayo, may respect po na dala dyan, no? Hindi lang basta-basta lang na makapagsalita. Alalahanin mo po, King of Kings, a creator po ang kausapin mo. Kaya dapat may reverence, di ba? So our prayer should contain adoration and confession to the Lord. We should exalt His name. And we should see ourselves as nothing. Di ba? So we need to confess whatever things hidden in our hearts. So the moment that we confess to the Lord, we do our petitions, our thanksgivings, and submission to Him. Di ba? To Pastor Richard Santonia, dyan sa Panabo City, maayong Bundag Dira Labs, and all the people of Magsaysay, Fundamental Baptist Church. Let's allow the Holy Spirit to ignite the altar of our souls. We should not pray from the cold heart. Wag po. And David goes on to see, set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Do not incline my heart to any evil thing. In verses 3 and 4. And after we pray to the Lord, let's make sure that our lips and hearts do not sin. Yan. Yan po ang mga reminders na sinasabi sa atin ng psalmist dito sa Psalms 141. Kumusta po ang the way you pray sa Panginoon? Dapat, pag mag-pray po tayo, after noon, maging peaceful na po tayo, di ba? Kumbaga pa, binigay na natin lahat sa Panginoon and we know that we believe the power of God. To Sir Julius Induyon, dyan po sa may lingig, sa Sir Degal del Sur, mayong buntag dala sa inyo, sir. And also to Pastor Nathaniel Kapagi, dyan naman po sa Simirara Fundamental Baptist Church, good morning po sa inyo dyan. Okay? Do not incline my heart to any evil thing, sabi, yan ang prayer ng psalmist. Are your prayers a good mix rather than the series of petition? Kumusta ba the way we pray? May adoration ba? Ano pa ba ang mga dinadala natin dyan? May pagpasalamat, no? May confession, submission. Yun ang pinaka-importante. Submitting to the will of God. Pag nagpre-pray ka kasi, and then you're not submitting to the will of God, you better not to pray. Useless po yun.
God will not honor that. Kailangan pag pumunta ka sa Panginoon to ask something or to pray, you should bring nothing. Kasi pag nagpe-pray ka, you are submitting to the will of God. Diba? Nagpapasalamat ka rin sa Panginoon. So when you pray from the heart, you can't help but praise God and thank Him for His grace and generosity. Yan. Tumamging aban tumugdan and Pastor Titus dyan po sa Fundamental Baptist Church of Lagao sa General Santos, maayong agagid sa inyo tanandra. Okay? So yan po ang mga bagay na dapat natin pansinin. Mabigyan natin ng halaga. Make your prayers like fragrant incense that brings joy in the heart of God. Kumusta ba? Mas smell ba ng Panginoon ang ating mga prayers? Kaya minsan walang sagot kasi hindi na si smell. Hindi na feel ng Panginoon ang ating mga dasal. Na-try mo na ba yan? Because there are something. May mga requirements po to talk to God in prayer. Ang sabi ko nga kanina, it should be adoration. Our prayer should contain adoration, confession to the Lord, petitions and thanksgiving, and lastly is submission to Him. Do you submit? Do you give adoration sa Panginoon? Oh, kung wala po, kaya huwag kang magtaka na walang sagot ang mga prayers mo. Diba? So how do mix prayers? Yan po ang mga requirements sa Panginoon. To Ma'am Lynn Grace, dira sa Iloilo, maayong agagin sa inyo, dira Lynn. And to Pastor also, and to your baby girl naman. God bless you po sa inyo lahat. So, sana po sa umagang ito, may natutunan po tayo dito sa Psalms 141. Pakibasa nyo pa ng balik-balik po para maintindihan mo at ma-digest mo ng mabuti kung ano ang gustong ipahiwatig ni King David po dyan. Okay? So, muli bukas ang ating tuloy-tuloy na pag-aaral, pag-meditate sa salita ng Panginoon. Okay? So, pupunta na po tayo sa ating prayer time at may mga concern po tayo, no, na pagprehan po natin. Would like to pray, Lord, pagprehan po natin na may mga sakit po, no, na sa ating mga ka-insiders. Maybe I could mention their names para maprehan nyo rin po sila, no. Prehan po natin si Sir Arthur Erat, no, na isa sa mga insiders din po natin at ang kanyang pamilya. Si Sir Arthur po ay nagadialysis na siya twice a week. So let us pray for him. Also praying also sa kay Ronnie Cabuenas, no, ang husband naman ni Ate Rhoda, na nagdadialysis na rin po yan. I think thrice a week naman dito po sa Davao yan. So let us pray for their needs. Alam ko po na magasto din po ang dialysis, di ba? And also pray la sa isa sa ang we pray also sa may mga sakit, no? I mean yung mga kapatid natin na alam natin si Sir Rhoda Gatilogo Velasco, let us also pray for her. Si Ma'am Virgie Coloma, let us also pray for her. And also as of now po, magpa-pray natin po ang isa sa mga anak ni Ma'am Sally Idam, no, si Nathaniel na kahapon po medyo na-accidente siya sa kanyang scooter. So parang sumimplang, and I think mayroong na-injured ang kanyang wrist, no. So let us pray na maging okay, operahan po siya. May mga ano na, so kahapon na I think na dinala rin siya sa hospital. Nasa Canada po sila, no, sa Toronto. Ang family po niya Ma'am Sally Idem doon, si Nathaniel. So let us pray for Nathaniel, no. And there is sa ating pong mga kapatid po, mga insiders din na nagpipray na makasama nilang kanilang husband o kanilang pamilya. Let us pray, no. Si Ma'am Gigi Idem is papunta po siya ng Australia sa next month to be with her husband. At ilang beses na kasi na-postpone yung flight niya. So maybe next month, Lord willing, let us pray for her
na tuloy-tuloy na po yan, no? At ang kanyang mother din po na at old age also to my mother na nasa Negros din po. So yun po ang ating mga concerns sa umagang ito. Samahan niyo po ako na ipag-pray po natin. And the rest na mga OFW din natin, pag-pray na po natin sila. At I could mention some of them, no? Si Sister Zini Segundo sa Macau, si Ma'am Josephine Monteclaro na sa United Arab Emirates, si Marcio Monteclaro na sa Nigeria, no? And then si Brother Bong Arman na nasa Australia, sila ni Ma'am Rosalie Lianis na nasa sa San Diego, California, at sino pa ba, no? Si Lovejoy Azuela na nasa nasa Canada din sila. At I hope and pray na ano din, no? At pag-pray nyo rin po ang aking pamilya, especially po ang mga needs din po sa araw-araw. And the rest, mga frontliners natin, no? Sir Julius Induyon, ang kanyang anak, si Jennifer, sino po ba, no? Na mga frontliners natin. So, kung mayroon po kayong iba dyan na kindly write din sa ating comment para makikita ko po, no? At tulung-tulungan natin yan na dalhin natin sa trono ng Panginoon, at alam ko po na He will answer that. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo. Turn your eyes upon Jesus. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo at nagpapasalamat, Lord, for all the blessing that you have given to us. Salamat, Panginoon, na nandiyan ikaw, at salamat din, Panginoon, na nafe-feel namin talaga your blessing upon us. Lord, I pray that pakinggan mo, Panginoon, ang aming mga dasal, ang aming mga hangyo, ang aming mga appeal, mga beg, Panginoon, sa iyo. Oh Lord, be merciful to us. Lord, continue to pray, Lord, for our insiders sa umagang ito, si Brother Foblador doon po sa Mangagoy, Surigao del Sur. I pray, Lord, that you should bless them. Take good care of them, Lord. So praying, Lord, for Jocelyn Magayon and her family. I pray, Lord, for provision and good health for them. Nabuhara family, Lord, salamat na si Dada, kanilang anak, ay nakalabas na po sa hospital. At salamat din po sa provision na binigay po sa kanila. I continue to pray, Lord, for the Tabuhara family, Brother Frederick at saka si Daisy. Provision, Lord, para sa kanila. Lord, I'm so praying, Lord, for Ma'am Karen Gaetano Ikuliada. I pray, Lord, that you should bless her, Lord. Ingatan mo siya, Panginoon, ang kanyang pamilya, ang mga malalapit sa kanya. I'm so praying, Lord, for the Oxinia family, si Maninoy Felix at si Maninoy Luz. Lord, I continue to pray for them, kanilang mga anak, kanilang apo, provisions araw-araw, Panginoon, i-provide mo rin po. Good health para sa kanila. Kanilang business, ang kanilang travel van na nagbibiyahe, Panginoon, as a transportation from Sipalay to Bacolod. Pero Lord, naingatan mo rin po at maging okay po ang business. Si Ma'am Sine Segundo, I continue to pray for her doon po sa Macau. I pray, Lord, that you should bless her. Alagaan mo siya, Panginoon. So praying, Lord, for Ma'am Lucy Flores doon po sa Cavite. Ingatan mo rin po siya. Good health para sa kanya.
So praying Lord sa kanyang mga anak na malayo sa kanya, isa na, ang iba po nasa Capiz pa nag-aaral, si Lorena. Oh, I pray Lord for them. Have mercy on them, Lord. Pastor Jerome Medel and his family nun po sa Cagayan de Oro with Dr. Radaina and the ministry Panginoon ng Gospel Light. I pray Lord that you should be with them. So praying Lord for Ma'am Sally Edem, kakalungkot because one of his son, no, si Nathaniel, has been met an accident doon po sa Toronto habang pauwi po siya. I pray Lord na ingatan mo rin po sila lahat na mga ganitong mga situation, Panginoon. I pray Lord na ang kanyang surgery manging okay po at ang during after sa operation, ang recovery period, at least sa makapagpahinga, Panginoon. Praying Lord sa kanyang asawa din, si Charmin, as the one who take good care of her. Alam ko, Panginoon, may mga trabaho din po sila. I pray Lord for that they will just trust you 100% and to commit their lives to you. Gamitin mo mga doctors, ang mga gamot, Panginoon. So for Ma'am Sally, sa kanyang trabaho din po, ingatan mo din po siya sa araw-araw ng mga ginagawa niya at continue to bless her, Lord, sama kanyang pamilya doon. I also pray, Lord, kay Buong Armando doon po sa Australia. I pray, Lord, sa kanyang trabaho din po doon, strength, araw-araw, wisdom na kailangan niya, Panginoon, mga decision sa buhay. At lahat po ngayon ay praying na kaling po sa iyo. I pray also for Gigi sa kanyang desire to be with her husband sa Australia, kay Bong, praying Lord na by August makaalis na siya, Panginoon, to be with her husband. Pero Panginoon, yung mga desire, Panginoon, so praying Lord na mananalig lamang sila sa iyo. So praying for Jonah Gonzales Edim, Panginoon, I pray that you should bless her too kasama kanyang pamilya, Panginoon, kanilang mother. I pray Lord also for her at the age, old age, Panginoon, alam ko medyo mahina na. So I pray Lord for patience para sa kanilang nag-aalaga sila, Lord. So praying Lord for Thisa Edem doon din po sa Capiz kasama kanyang pamilya. I also praying Lord for Edemar na makasakay na siya, Panginoon, makawork na siya sa barko. Itong kanilang mga desire, Panginoon, they are waiting this too much at too long, but we pray Lord for the patience, provision nila sa araw-araw, Panginoon. Kanilang baby, parents rin ito sa Panginoon. So praying Lord for Ma Mimi Bacomo doon po sa Capiz, ang mga pagsubok sa buhay, patatagin mo siya, Panginoon. Provision nila sa araw-araw. So praying Lord for Ma Rosalie Guillermo Llanes doon po sa San Diego, California. I pray Lord sa kanyang pamilya, apo, trabaho, Panginoon. I pray that you should trust you more at continue to provide their needs araw-araw and good health para sa kanila. So praying Lord for Sir Arthur Irat. I pray Lord sa kanyang dialysis every week, twice a week, Panginoon. Provision, financial needs, Panginoon. At pagalingin mo po siya, Panginoon. Ang kanyang pamilya. I pray also Lord for their needs araw-araw. I pray Lord that their lives will be will be sa iyo, Panginoon. And they will receive you as the Lord and Savior. Siya po ang mga priority sa buhay nila. So praying Lord for Virgie Coloma Fernando. I pray Lord for her safekeeping and good health para sa kanya, Panginoon. Ingatan mo siya, Lord. So praying Lord sa iyong mga anak. So praying Lord for Pastor Ray Travilla doon po sa Butuan. Nasa nagpapahinga. I pray Lord sa kanyang pamilya bilang isang emeritus pastor ng church doon po sa Butuan. Bless her, Lord. So praying Lord kay Gigi once again. Take good care of her, Lord. So praying Lord for the Balsamo family. I pray Lord for provisions araw-araw. Especially sa kay Janjan na nasa bed siya, Panginoon. Sa kanyang mild stroke, Panginoon. I pray for Jorley as he take good care sa kanyang sister, Panginoon. So praying Lord for Ma'am Leone Paralihas. I pray Lord sa kanyang kapatid. Hope and pray na okay pong x-ray
at kung ano bang kanyang sakit, Panginoon. I know that you are a God of healer. Ikaw, Panginoon, ang nagpapagaling po niyan. And most of all, Panginoon, the relationship with you. So, tumamalino yung kanyang pamilya. I also pray, Lord, for her. From Rosaline Baggy and her family, I will pray, Lord, that you should take good care of her and her family at kanyang trabaho din, Panginoon. So, praying, Lord, for Christian Gatilogo, doon po, and Azucena, si Ma'am Azucena at si Brother Christian, Panginoon, and her family. I pray, Lord, for safekeeping and provision sa araw-araw. Ingatan mo sila, Panginoon. I also praying, Lord, for Sir Julius Induyon and the Induyon family, Ma'am Jinky. Take good care of them, Lord, provision sa araw-araw. So, praying, Lord, for Ma'am King Aban Tumugdan and Pastor Titus doon po sa Jansan. I pray that you should take good care of them, even for Sherwin na sa Iloilo. Kanyang trabaho, Panginoon. So, praying, Lord, for Ma'am Richelle Gatilogo Fasoy, I pray that you should bless her too. Kanyang, kanyang po silang webinar assessment in the new teaching modality. I pray, Lord, for her, ang kanilang resource person, Panginoon. I pray, Lord, for their children and their family, Panginoon. So, praying, Lord, from Anna Fishborn, I pray that you should bless her too. Kanyang mga mamithiin din po to be with her husband doon po sa US. So, ingatan mo siya, Panginoon. Kanyang dalawang anak din po. Praying, Lord, for the Oceanic Container Lines where the Sir you will go. I pray, Lord, for him as a CEO. So, praying, Lord, for our OFW. Alam ko po na mahirap ang trabaho, but I pray for strength sa kanila, ang kanilang pamilya na malayo po sa kanila. So, praying, Lord, na you always be with them. So, praying, Lord, for my family, my wife, Casey, si Karen, and to Jem and her family too, si Mats, ang kanilang dalawang anak, na sana ipagaling na po ang mga ubo, mga sipon, nilang desire, Panginoon, to have their own house. I pray, Lord, for that. Kami din dito, Panginoon, sa Northside, we've been praying for each other as a family, sa church, mga mitiin namin sa buhay, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na sumusunod lamang kami sa iyo. Ano ang leading mo sa amin, Panginoon? Amin desire, Lord, na mapatapos na namin ang building dito sa simbahan. Pray, Lord, for mga ministry na binigay mo po. Member ng Northside Baptist Church, bawat pamilya, Panginoon, ng katatrabaho, ingatan mo rin po sila. Praying, Lord, for may mga classmates, Panginoon, sa high school who is joining with us every day. Take good care of them. And the rest, si Mirara, Brethren, Panginoon, Pastor Kapagi and his family, Brother Jesus Cornel and his family, Brother Jed Mangada and his family. Oh, Lord, bless them, Lord. The two churches there. Our Bible schools, be with them, Lord. Ang mga Bible school students, pray for them, Lord. Our government, our president and our mga local officials, Panginoon, samahan mo po sila. Ang mga negosyo, Panginoon, ng iyong mga anak na lumago ito, Panginoon. So praying, Lord, for Brother Victor C. and Myra Joyce C. I pray, Lord, for them. Continue to be with them, Lord. Sharon Gabion, doon po sa U.S., take good care of her, Lord. Pastor Elmer Ponce. Brother Marcio Monteclaro, doon po sa Nigeria. Brother Tutong Delcano. Oh, Lord, have mercy on them. Lord, provision namin sa araw-araw. Lord, humingi kami sa iyo. Ingatan mo kami sa pandemic na ito, Panginoon. And thank you so much, Lord. So, praying, Lord, for the Marie W. family doon po sa Vietnam. Take good care of them, Lord. Have mercy on them. Lord, thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, salamat po sa umagang ito for joining me. And kita-kita tayo bukas. At we need to pray with each other, no? Maganda yung nagpipray tayo sa bawat isa. At habang nakikinig ng salita ng Panginoon. So mga ka-insiders, magandang umaga po sa inyong lahat. At ipag-pray nyo rin po ako. Strength. Meron din po mga financial na mga pangailangan na God will provide. So, when answers aren't enough, there is Jesus. Because He is the best answer na makita po natin. God bless you po and I love you. Thank you.
thought you have won. But this valley that lies coldly before you casts a shadow you cannot overcome. And just when you thought you had it all together, you through, but this time all the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. Instead of asking, as your pain is slowly easing, you can find a greater reason to live your life triumphant through the tears. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer. When answers aren't enough, He is there. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful. Is there